Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos iyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibon at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna, saka uhay na, pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming taninhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nagbubunga ang lupa sa ganang sarili nito. Unay ang usbong saka ang uhay at ang butil na humihitik sa uhay. Hindi agrikultura ang pakay ni Jesus sa patuloy na pagpapaliwanag niya sa mga alagad. Binibigyan niya ng diin ang pangmumukadkad ng paghahari ng Diyos. Una, sinasabi niya na may proseso ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa lupa. Tulad ito ng tahimik na pagbubunga ng lupa ng uusbong hanggang maging butil. Nagaganap ito sa paglakad ng panahon at sa tulong ng pagbubungkal sa lupa. Pagtatanim ng binhi, pagtanggap ng mineral mula sa lupa, pati na rin tubig, liwanag at sikat ng araw. Pangalawa, inihambing ni Jesus ang paglago ng paghahari ng Diyos sa maliliit na butil ng mustasa. Totoong napakaliit ng butil ng mustasa, ngunit sa oras na lumaki ito, pamumugaran ito ng ibon. Ito ang larawan ng simbahan na kasalukuyang tumatanggap sa lahat ng mga tao sa daigdig. Pagsasagawa. Maging tapat sa anumang mabuti mong ginagawa.